Ayos! Welcome back sa Adams Pilipinas TV kung saan nagre-review tayo dito ng mga instrumento mula sa Global at Davis. At ngayon ay pag-uusapan natin kung paano ba i-set up ang JG38 na nabibili mo sa Shopee, Lazada, mga mall. So paano nyo iti-check kung na-set up ba yan? Kung hindi naman na-set up yan, tuturuan ko kayo kung paano i-set up. Mga madadali lang. Kumbaga yung materials na makikita nyo lang rin sa mga bahay-bahay nyo. Samahan nyo akong i-set up ang JG38. Gamit ang lagaring bakal, kailangan natin ibaba to. So mapapansin nyo mataas, di ba? Yan yung nagpapasakit minsan sa kamay. So bababaan natin yan. Iluwagan nyo yung string. Ito naka-tune ha. Lagyan nyo ng sandalan dito. Yan. Oh yan. Dito kayo ingatan nyo, baka mapasobra. Pag mapasobra man naman eh, may technique naman pag mapasobra yung tabas nyo. Kunti lang yan, saglit lang yan. Dahan-dahan lang. Yan. Pwede na siguro yan. Hanggang sa ma-reach nyo yung pinakababa. Diba? Ganun. Para hindi kayo mahirapan mag-press banda dito. So, yan. Aralin nyo na lang. Aralin. May nabibili naman dito. Huwag kayo matakot. Pwede mo rin, pag nasobrahan, may improvise naman eh. Yan ang pag-adjust ng nut. Pagdating naman dito sa bridge, ay liliyain nyo lang siya. Mas maganda kung makuhanan nyo siya ng line. Kung ilan ang babawasan nyo. Pero, pag sanay ka na, tansyahin mo na lang. Mararamdaman mo naman yan. Yan, lihain mo lang ng lihain hanggang sa bumaba na yan. Kumuha ka lang ng sandpaper. Liha. Yan, lihain mo lang ng lihain hanggang sa ma-reach mo yung maximum na kaya niyang ibaba. Yan. Kasi kung gusto mo pang ibaba, meron ng kailangang baguhin doon. Pwede mo nang tabasan yung bridge. Lihain mo na ng lihain hanggang sa ma-reach mo yung gusto mong baba. Eto na yung pinakasagad niya. Kaya pag niliha ko pa to ng niliha, hindi na le-level. Hindi na le-level sa bridge niya. Kaya magiging kumbaga, iba yung tunog. Kumbaga sayad. Kumbaga may ibang tunog. Ang tawag dun is buzzing na siya. Kasi hindi na pumapatong sa bridge tong string. Kumbaga malino yung intonation niya. Kailangan nakapatong yung string niya. Kaya huwag masyadong sobrang liha. Kaya ayan, ito. Saktong-sakto lang. Hindi naman kailangan masyadong mababa eh. Kasi may purpose din yung medyo high action sa super low action. Sobrang baba na ng string mo, hindi mo na ma-feel yung mga malalakas na strumming. Yun. Kaya ayan, sakto lang yun. Ano, ito. Mababa yung sa nut. Kumbaga yan, oh. Hindi masyadong mataas. Mapapansin nyo yan is hindi nalalaglag yung peak. Ibig sabihin, sakto lang yan. Eto, kumuha ko ng hindi pa naka-set up na gitara. Iba kasi sinasabi lang nila na naka-set up na low action. Tignan nyo tong peak. Diba kanina hindi na po nahulog. Ngayon, oh, diba? Ibig sabihin, mataas. Ito nga, oh. 7 na nga to, eh. Nahuhulog pa. Diba? Ibig sabihin, mataas yung nut. Kaya kailangan mong i-adjust. Yung tinuro ko sa yung pag-adjust, gayahin mo lang yun. Huwag ka lang sosobra. Okay, tapos balik tayo dito sa hindi nakaset up. Kaya nakaset up pala ako, diba? May stuck yung peak. Ibig sabihin, mababa na yung na-adjust na yung sa nut. So, diba? So ayan, naka-set up na.
Mapapansin nyo pag naka-set up na, tingnan nyo, kahit tawaan ko dyan, hindi nakakatusok kasi nakaayos na. Oh, itong peak hindi malalaglag. Oh, di ba? Naka low action na 'yan. Standard setup lang 'yan. Huwag masyadong low action kasi hindi niyo na mai-enjoy kasi ang mga beginner naman usually strumming pa 'yan. Yan, ito yung bridge. Nababa lang, sakto lang. Huwag niyo nang pababaan ng pababaan ng pababaan. So, 'yan ang naka-setup. Set up na GG38C. Mamaya, sampulan natin ang tunog. Yung iba, sinasabi lang nilang low action pero walang ginagawa yan. Binabalot lang yan. So, i-check nyo. Kaya mas maganda nakakausap nyo yung seller bago kayo bumili ng gitara sa Shopee. Yung iba kasi Chinese, di ba? Kaya, mas maganda. Pero nasa mura lang naman. Kaya, kung gusto nyo ng mura, yun, kayo na mag-set up. Pag mura yan, hindi siya naka-set up. So, yan na siya. Okay, ayos. Set up na GG38. Yan, mababa na yung action niya dito. Diba? Yan, at saka kahit hawakan nyo dyan, hindi yan makakasugat kasi naka-set up na. Bali, pag-usapan natin yung low action. Ang low action, yun yung madalas na ano, yung mababa na masyado. Pero, ang advantage ng low action, madali sa mga plucking-plucking. Gusto mong magpakanta ng gitara, mas maganda yon. Pero pag strumming naman, ma-strumming ang gusto mo, bali mga beginners, strumming pa yan. So, kailangan mo ng medyo, sakto lang, hindi naman yung mataas. Pag mataas na kasi, hindi na intonate yun. Kumbaga, mag-iiba na yung tunog niya. Kaya, kailangan natin i-set up para maganda yung tunog niya. Tsaka sa beginner, hindi rin mahihirapan. So, ang advantage nga pala ng ano, yung high action, kahit mag-power chords ka, pwede kang mag-power chords sa medyo mataas ang action. Pero pag ano kasi, naranasan ko yung low action, pag in-strum mo, parang mabilis siyang mag-buzz. Pag low action talaga, magbabuzz yan. Kasi dapat simple lang yung pitik mo dyan eh. Pag nilakasan mo yan, diba? Mabilis mag-buzz pag low action. Pero pag nakasakto lang, sakto lang yung ano niya, yung taas ng tension ng strings. At dyan, nagtatapos ang vlog na ito. Shoutout nga pala kay Connie. Katrabaho ko sa DJM. At bumili siya ng acoustic guitar para sa anak niya, kay Noel Cedric Bartolome. Shoutout sa inyo. At dyan, nagtatapos ang video nito. Maraming salamat sa inyong panonood. At sana may natutunan kayo kung paano i-adjust at kung paano palitan ang bridge saddle at saka guitar nut ng inyong acoustic guitar na GG38. Thank you po. God bless. Ayos. Na-deliver na natin kay Sir Noel Cedric yung gitara niya. Connie, ito na yung anak mo. Laki na. Dati mga baby pa lang. Yan. Tinuruan ko na siya ng konting paano i-tune at paano gamitin para matuto siya. Kailangan lang dyan ay pagtsatsaga. So, ano ang sasabi mo sa mama mo na sa Dubai? Bati mo siya, mapapanood niya to sa ano, TV Patrol. Ay, mama, thank you sa pag-aaral ko ng video.
Okay. Alala mo maigyan, pakita mo sa kanya. So, Connie, maraming salamat sa iyong pag-avail. Ingat ka lagi dyan. God bless.